tatlong dekadang panunupin sa mga lupain ng mga magsasaka at mga lumad sa Cotabato, sa taon-taong karahasan at impunidad na nagaganap, at sa patuloy na pagkalampag at pagsigaw sa gobyerno, ilang dekada man ang lumipas, ang mithiing kanilang inaasam ay kanila na rin matatanggap. Sa matagal na panahong paghihintay, nito lamang nakaraang Agosto ang titulong ipinaglalaban ng mga magsasaka at mga lumad sa lugar ay naibigay na rin sa kanila. Sa pangunguna ng ahensya ng DAR sa Rion at ang mismong kalihim ng DAR na si John Castriciones, mayigit 4,000 hektarya ng lupa na kabilang sa USM CFCST Area Reservation ang ipinamahagi sa mahigit 3,000 agrarian reform beneficiaries sa munisipyo ng Arakan at President Rojas. Kabilang sa mga ito ang grupo ni Cecilio at ang mga katutubong manobo sa Sitio Tinago. Ang tagumpay na ito ng kagawaran ng reformang pansakahan ay sumisimbolo sa legasiyang hinding-hindi nila makakalimutan. 30 taon na paghihintay ang ginawa ng ating mga magsasaka doon sa North Cotabato. Masalimuot na sitwasyon ito. Pero ang kinakatuwa namin ay 3,035 agrarian reform beneficiaries ang nakinabang. Yes. Dahil dito sa distribution ng mga lupa sa Arakan Valley at saka dito sa lugar na ito. Yung titulo para sa kanila is talagang malaking tulong yun para sa kanila. Kahit mawala naman sila, yung mga anak nila or mga grandchildren nila, sa kanila pa rin yun. They can develop. Pwede lang ma-develop yung lupain nila. Sa kabila ng nauna ng napagtagumpayan ng mga taga-Department of Agrarian Reform, ang pamamahagi ng lupa dito sa Barangay Ilustre, bayan ng President Rojas dito sa North Cotabato, marami pa rin ang naghihintay sa mga titulong kanilang matagal nang ipinaglalaban. Subalit ayon sa DAR, ito di umano ay kanilang puspusan ng ginagawa. Sa pagpunta ng Magandang Gabi Pilipinas, kasama ang DAR Region 12 sa Sitio Tinago, napansin naming hindi magkamayaw sa tuwa ang mga katutubong manobo sa kanilang natanggap na titulo. Sa kanilang pananaw, ilang henerasyon na ang nagdaan, ngunit ngayon lang naramdaman ng kanilang tribo ang gobyernong matagal na nilang inaasahan. Bakit nagdating pa ang titulo? Ibig sabihin, dahil sa DAR, karating nabigyan ng pag-asa ang lupain para naibigay doon sa magsasaka. Super saya, sir. Super saya, sir. Mayroon na akong sariling lupa. Yung mga DAR, yung nagkuhan sa amin, nagbigay ng titulo. Lahat-lahat yung nagtulong sa amin na mga pobre. Thank you kayo. Panukala naman ni Dato Bagyo, pag-isahin na lang ang titulong ibinigay sa kanila upang hindi na muling maibenta ang mga lupaing ito. If we can parcelize this or individualize the said area, we will conduct a survey to identify. But based on the statement of Dato, the president of Manobo ARB, in order to prevent ipagbili, ibenta or what, dapat collective lang so that may control ang tribo na hindi mabinta kung sino ang gusto. Sa isang collective title na pinamahagi sa kanila, 47 household ang nakarehistro sa mga ito. Hiling pa ng ibang dato sa lugar na maibigay pa ang nalalabing land titles para sa iba nilang kasamahan na wala pang pagmamay-aring lupa. Maghingi kami ng kunting tulong sa DAR na isiparit kami lahat ng mga tribo na lupain nga walang problema. Dapat dagdagan ang ginahingi ni Dato Bagyo. Batid naman ang ahensya na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maipamahagi pa ang nalalabing mga ektarya ng lupang kanilang hinihiling. Hindi pa talaga lahat na na-distribute yung target ng probinsya. Hindi pa lahat. Ang masabi ko, bakit ganito lang yung nangkin ng tribo? First is, wala silang actual occupancy. Ito lang lupa nila na 2.5 na tinilhan. It would be also improper for us na yung mga tao dito na gusto kumuha ng lupa, saka ilagay natin doon sa lupa na may tao na,
we will be depriving also the rights, depriving the rights of the Aklolo Kipan. Ang pakiusap ko lang sa mga agrarian reform beneficiaries namin na itong lupa, pagyamanin nila ito kasi ito ang makatulong para maangat yung pamumuhay nila. They've been living here for how many years and yet wala pa silang hinahawakan na yung talagang nagpapatunay na kanila itong lupa. So ngayon, nagpapasalamat tayo sa programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa Department of Agrarian Reform, na kung saan yung mga tribo natin isian na buhayan ng loob at saka talagang pili na nilang maipakita na sa kanila na itong lupang ito na kanilang tinitirhan is talagang sa kanila na. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan nang magtipon ang grupo ni na Cecilio upang kami harapin. Makikita mo sa kanilang mga mata ang labis na tuwang handog ng Department of Agrarian Reform para sa kanila. Malaking pasasalamat ni Cecilio at iba pang miyembro ng MISFA na ang lupang sinasaka ng kanilang asosasyon ay napasa kanila na. Abot langit lahat yung kaligayahan ng lahat ng mga tao. Nang nalaman na nila na totoo pala, sabi niya, pinapakihinggan pala tayo ng gobyerno. Kasi hindi na ito drama eh. Title na ito. At may katotohanan na ito. Kaya nga, sa malaking pasalamat namin sa DAR, sa ating presidente, at lalo na sa ating buong may kapal. Nagpapasalamat po kami ng sobra-sobra sa inyo, President. Lalong-lalo na sa nakamit na namin ang tagumpay na matagal na namin pinapangarap. Nagputi na yung buhok ko. Ganito lang ako nakakita ng tunay na talaga na titulo. Sobrang saya po, sir, dahil nasa amin na yung titulo. Ngayong may sariling lupa ng pagtatamnan ang asosasyon, panukala naman nilang bigyan din ng pansin ang kanilang mga kabuhayang pangsakahan. Agad naman itong tinugunan ni Director Abelia na may mga proyekto na silang inihahanda para sa kanila. Ang dream ko talaga na maibigay ito sa mga tao. Hindi pa dyan, hindi magtapos ang programa namin para sa kanila, ang suporta. Gina-propose kami, actually we submitted our proposal, may mega farms na baka suportahan nyo ng Kongreso para maibigay namin yung anong dapat na proyekto dito. Matagal na ng panahon na hinihiling ng ating mga constituent, talaga sila ang magiging real owner ng lupa with siguro kung wala itong DAR, talaga hindi ma-realize yan. Pero talaga. Sa panig naman ng University of Southern Mindanao, kahit may mga natigil mang expansion sa kanilang pasilidad dahil sa desisyong ito, nagpapasalamat pa rin ang pamantasan dahil natapos ang bangayan na matagal na nilang pinagdadaanan. Sa atin namang magsasaka, kahit na nandyan na sa inyo yung lupain na yan, nandito pa po ang pamunuan ng pamantasan ng Katimugang Mindanao upang handa pong tumulong sa inyo kasama po ang Department of Agrarian Reform. Sa mga trainings, skills, livelihood, whatever na kailangan po nyo sa pamantasan, nandito pa po kami. Napatunayan nga ng kagawaran ng reformang pansakahan na ang kanilang misyon ay mahalaga, hindi lamang sa magsasaka, kundi isa rin itong instrumento para sa kapayapaan sa lugar. Sa napagtagumpayan ni na Regional Director Abelia, napatunayan nilang mayroong gobyernong kumakatawan para sa mga magsasaka at mga lumad sa kanilang lugar. Agrarian reform is a very important program. Kasi makakreate po ito ng social unrest. You can just imagine yung example natin yung sa Arakan. So kung hindi tayo nag-act, there might be a possibility that they will be joining to the outside group. Top performer ang Region 12 sa land distribution. Ngayon din, nangunguna ang Region 12 sa ating Arbol implementation. Bagong programa sa support services, lahat ng regions, number one po ang Region 12. A development can has no sense at all if it will never touch the lives of the people. So in that aspect, I anchor in the theory, I would say that ang aming accomplishment ay na-attribute namin sa pagtulong, sa pag-alleviate ng kabuhayan ng mga magsasaka. Sa tagal ng panahon, ang punlang itinanim ng magsasaka para sa kanilang karapatan ay masagana din nilang naami. Maraming isyu man ang nagdepende sa mga nakalipas na dekada, ang mahalaga, hindi lang ang mga lupain ang naisalba sa lugar, kundi pati na rin ang mga buhay ng bawat isa.
Dadar is doing all efforts in order to win over our farmers, the disgruntled ones, those people who belong to the lowest echelon of our society, who have been abused, exploited, and manipulated by some ideologies. Para naman sa pamilya ng mga nasawing leader na magsasaka, hindi man nila naabutan ang mga titulong ito, nagpapasalamat pa rin silang naging daan ang kanilang mga mahal sa buhay sa pag-abot ng isang pangarap para sa lahat. Sa ating mga leaders na ipinaglalaban po ang inyong mga karapatan, ang akin po masasabi ay hindi po nasayang ang inyong ipinaglalaban dahil po ay nagkaroon ito ng katuparan, itong pinamimigay na mga CLOA or the title no, na binigay na po ng ating presidente through our good secretary, Castriciones. Ako po ay masaya at ako po ay nakipagdiwang kasama po ninyo sa victory sa panalo natin ito sa ating ipinaglalaban ng ating karapatan. Natupad na kung ano yung ipinaglalaban niya. Bye. Alam ko, masaya ka na kasi natupad na kung yung lahat ng pinaglalaban mo, lalo na sa titulo ng lupa, na ibigay na sa mga magsasaka, alam ko masaya ka na. Para sa mga taong ito, ang lupa ay buhay. Isang yaman na kanilang pinakaiingat-ingatan. Isang karapatang kanilang pinanghahawakan. Nakamit man nila ang tagumpay ngayon. Ngunit sa realidad, ang mga buhay na nawala dahil sa kapirasong lupang kanilang pinaglalaban ay hindi kailanman matutumbasan ng isang sertipikadong papel na kanila ngayon hinahawakan. Magandang gabi, Pilipinas!